Noong nagsimula ang pandemya, may mga kumpanya na agad na sinimulan ang paggawa ng bakuna para sa COVID-19. Naging matagumpay ang pag-test sa mga ito late last year at bumili ang mga gobyerno ng iba't ibang mga bansa para ibigay sa mga mamamayan ng libre. Ngunit kahit libre ito, ay marami pa rin ayaw kumuha. Pero bakit nga ba may mga ayaw kumuha ng bakuna? Masama nga ba ito sa katawan? Let's unfold and understand the importance of the COVID-19 vaccine. Ang COVID-19 ay isang sakit na nadudulot ng SARS-CoV-2 virus na nakakaapekto sa respiratory tract ng katawan o ang mga parte ng katawan na responsable sa ating paghinga. Kasama dito ang ating ilong hanggang sa ating mga baga. Nakukuha ito ng tao kapag ito ay huminga pa loob o ito ay pumasok sa mga major na butas ng katawan na laging exposed tulad na lang ng ilong, mata at tenga. Iba-iba ang epekto ng virus sa ating katawan. May mild na symptoms ito tulad ng onting sipon, ubo at mababang lagnat. Pwedeng lumala ito hanggang sa pagkasira ng baga na nagiging dahilan ng iba pang symptoms tulad ng organ failures at shock. Ang iba naman ay hindi nagkakaroon ng symptoms o ang tinatawag na asymptomatic. Pero daladala pa rin nila ang virus at maaaring makahawa pa rin. Pero mas malitan chance na mangyari ito. Ang lahat ng may dala ng virus ay pwede makahawa. Napapasa ang virus gamit ang respiratory route o kung saan nai-inhale ng tao ang virus. Nangyayari ito kadalasan kapag may umuubo o humahatsing na malapit sa tao. Napapasa rin ito kapag nakikipag-usap ng malapitan. Dahil kumakapit ang virus sa hangin, mas madali pa mahawaan kapag nangyari ang pag-ubo, paghatsing o pakikipag-usap sa isang kulob na lugar, tulad na lang ng loob ng bahay, office o sasakyan. Ibig sabihin ito, panandali ang pwedeng madala ng hangin ang virus. Kaya madali makuha ito sa loob ng kwarto na walang umiikot na hangin kaysa sa labas na maraming elementong pwedeng pumatay dito. Ayon sa statistics, halos 81% ng infected ay makakaranas ng no to mild symptoms lang. 14% naman ang severe symptoms at 5% naman ang magiging critical. Maaaring maiwasan mahawaan kapag umiiwas sa close contact sa maaaring infected. Mag-maintain lagi ng social distancing at lagi magsuot ng face mask para iwasan ang pumasok ang virus sa ilong at bibig. At iwasan na rin makahawa sa iba. Lagi rin mag-disinfect ng ating katawan at mga nakahawakan natin mga bagay at surface. Lagi rin dapat magpalakas ang katawan. Kumain ng masustansya pagkain para kaya labanan ng ating katawan ang virus kung sakali ito ay mahawaan. Ang mga mild symptoms ay pwedeng maagapan agad kapag kumuha ng vitamins at mga gamot sa karagdagang sakit na nararamdaman. Onting di pagsunod sa mga ito ay maaaring makadulot ng paghawa sa COVID. Pwede mahawaan kapag nagpabaya lang ng saglit, isang pagbaba lang ng face mask at pakikipag-usap sa isang virus carrier sa isang indoor na kwarto ay malaki na ang chance na mahawaan ka nito. Ang bakuna ay isang gamot na nagbibigay ng immunity laban sa isang sakit. Sa kalagayan naman ng COVID-19, nagbibigay ito ng immunity laban sa severe cases. Kailangan natin tanggapin na ang COVID-19 ay di mawawala at ang pagkuha ng bakuna ay makakaiwas sa ating pagkaroon ng severe case ng COVID, maospital at posible mamatay. Ano ba ang rason kung bakit natin kailangan magpabakuna? Isa at una sa mga rason dito ay ang herd immunity. Ang herd immunity ay mangyayari kapag karamihan ng populasyon ay may immunity na laban sa isang sakit. Nakakamit ito kapag ang karamihan ng populasyon ay nabakunahan na o karamihan ay nagproduce ng antibodies dahil sa paggaling nila galing sa sakit. Dapat maging immune ang 50% to 90% ng populasyon para makamit ang herd immunity. Depende kung gaano nakakahaba ang sakit. Nakakaapekto rin sa numerong ito kung gaano kadalas naghahalubilo ang mga tao dahil nakakaapekto ito sa paghawa ng sakit. Dahil ito sa reproduction number o R0 ng sakit. Ang R0 ay nagsasabi kung ano ang average number ng tao na mahahawaan ng isang taong may virus. Ayon sa researchers, nasa 2 o 3 ang R0 ng COVID-19. Meaning ang isang taong may virus ay nakaka-infect ng average na 2 o 3 na tao. Kung gagamitin itong batayan, nasa 50% hanggang 60% ang kailangan na porsyento ng taong maging immune para makamit ang herd immunity. Paiba-iba ang porsyento na binibigay ng mga research, pero ang importante ay maabot natin ang mga numerong ito. Nakamit na ng mundo ang herd immunity sa maraming sakit. Masasabing may herd immunity na tayo sa polio,
chickenpox at measles. Nakamit ito dahil ang bakunahan na ang karamihan ng mundo laban sa mga ito. Ayon sa definition, pwede may magsabi na, oh, kaya naman pala kahit di na magpabakuna eh, kailangan lang ng antibodies. Pero para magka-antibodies, kailangan gumaling sa sakit. Sa ganito pag-iisip, hihintayin pa ba natin na magkasakit tayo sa COVID at aasahang gumaling tayo dito? Paano kung di tayo gumaling? Gusto pa ba natin makahawa ng iba? Gusto pa ba natin magkasakit ang karamihan sa atin bago tayo maging immune? Ang mga bakuna na ginawa ng iba't ibang korporasyon ay may iba't ibang success rate sa paglaban sa virus. Iba-iba ang ginagamit itong paraan para masugpo ang malalang COVID. Iba-iba ang success rate nila sa pag-iwas sa mild symptoms ng COVID. Pero halos lahat sila ay 100% successful sa pag-iwas sa severe symptoms at pagkamatay. Ibig sabihin, kapag ang tao ay nabakunahan, halos mild symptoms na lang ang pinakamalalang mararamdaman nito. Kapag kumuha ng bakuna, iba-iba ang epekto nito sa bawat tao. Iba ay lalagnatin at magkakaroon ng unting hilo. Makakaranas din ng sakit sa braso kung saan tinurok ang bakuna. Ang iba naman ay walang mararamdamang side effects. Pero lahat ito ay mararanasan ng ilang araw lamang. Ang ganitong effects ay senyales na gumagana ang bakuna sa katawan. Kumbaga, kumakabit ang bakuna sa katawan at ang pagkabit na ito ay nagkakaroon ng reaction sa loob ng katawan natin. At ang mga side effects ay epekto ng pagkabit na iyon. May mga balita pa rin na may mas malala daw na side effects ang mga bakuna. Maaari daw itong magdala ng blood clots na maaari magbigay ng mas komplikadong sakit sa tao. Maaari pa daw itong maging sanhi ng kamatayan. Na-confirm ng mismong mga vaccine makers na totoo ang mga cases na ito. Ibig sabihin, sa bawat 1 million na makakakuha ng bakuna, isa lang ang makakaranas nito. Subalit, sa isang study na ginawa, halos isa sa bawat 4 na natetest na tao dito sa Pilipinas ay positive carrier ng COVID-19 virus. Lahat ng impormasyon na ito ay nasa balita na at pwede mabasa ng publiko. Ngunit, marami pa rin ayaw magpabakuna. Marami ang di naniniwala dito. May ibang nagsasabi na hindi na daw sila naniniwala sa mismong COVID. Ngayong alam na natin ang data tungkol sa success rate at chance na magkaroon ng side effects sa bakuna, ano sa tingin niyo ang mas safe? Ang 1 in 1 million chance na magkaroon ng side effects sa bakuna? O ang 1 in 4 chance na magkahalubilo sa isang positive carrier ng virus? Ang iba't ibang LGU natin ay may sarili-sariling programa para sa libreng pabakuna. Ngayon, may priority silang mabakunahan ang mga matatanda at mga may comorbidity. Ang mga ito ay mas madaling makakuha ng severe symptoms kapag nahawaan ng COVID. Nagsimula na rin mag-prioritize ng mga trabahador na frontliner sa iba't ibang industriya dahil mataas ang risk nila ma-expose. Pwede lumapit sa barangay ninyo at magpa-assist sa kanila para mag-book ng inyong appointment. Pwede rin pumunta sa website ng inyong LGU para mag-fill up ng forms at mag-set ng appointment. Ang ibang LGU naman ay may ka-partner na medical website tulad ng easyconsult.io. Ang ibang private companies ay may sariling vaccination programs na rin para sa kanilang mga empleyado. Alalahanin natin ito. Hindi na mawawala ang COVID sa buhay natin. Magiging parte na ito ng buhay natin. Pero para ito ay hindi maging nakakamatay para sa karamihan, kailangan natin magpabakuna. Isipin na lang natin. Kung lahat tayo ay nabakunahan at wala ng severe symptoms, halos magiging normal na lang ito tulad ng sipon na tubo. O mas maganda, hindi na tayo magkakaroon ng symptoms mula dito. Mas magaan ang sakit na hindi na natin kailangan pagkaabalahan. Pwedeng bumalik sa normal ang takbo ng buhay natin. Ang panalangin na lang natin ay, sana dumating na ang mga bakuna para bumilis ang pagbakuna sa ating lahat.